Alalay lang ang pag-apak ng brake habang nagtatak 100 meters mga kabati, iinit na po ang inyong mga brake pump. Nahihina ang iyong brake o preno ng inyong mga sasakyan. Isa na namang maulan na panahon sa ating lahat mga kabady. This is GH TV. Magbibigay na naman ako ng tips po, safe driving tips po sa atin sa mga hindi pa po nakakaalam. Sa mga nakakaalam na at nakapanood ka nito, manood ka lang. So ngayon mga kabady, yan po ang ating topic ngayon. Kapag umuulan mga kabady, nagkakaroon ng baha. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Kunting ulan lang, baha agad. So hindi natin maiiwasan na lumulublob tayo sa baha o sinusuong natin yung mga baha. Lalong-lalo na doon sa mga lugar na medyo mababa at pupuno ng tubig. So kapag sumuong tayo mga kabady o lumulublob tayo ng baha, ay mababasa po ang ating mga brake drum at mga brake lining natin. Kapag nababasa ang mga yan mga kabady, asahan mo mga kabady, nahihina ang iyong brake o preno ng inyong mga sasakyan. Kotse man, jeep man, pati na rin itong mga truck, hihina po ang kapit ng preno kapag nababasa ang brake drum at yung brake lining po natin. Kaya kung nagawa ang topic na ito mga kabady, dahil pinagdaanan ko na po yan, at meron po akong kasama mga kabady, hindi po ako nagsisinungaling, meron po ako kasama mga kabady sa quarry, hinahakot namin doon, dump truck po yun mga kabady, 10 PB na isuso ang aking dala. Buhangin na galing sa ilog. Ilog po ang aming mga dinadaanan. So hindi po maiiwasan na mababasa ang aming mga brake drum. Pagkatapos namin mubog mga kabady, nakapatong na kami, meron kaming mga ginagawang technique mga kabady, at yan po ang namanap ko po sa aking tatay. Ito, ikwento ko sa inyo lahat mga kabady kung paano natin maiiwasan ang mga ganyang bagay, dahil kapag basa ang ating mga brake drum at yung brake lining natin, hihina ang ating mga brake. Minsan nga kapag pag-apak natin ng brake, parang liliko ka na ang ganun, kasi parang hindi napantay yung pagkakapit ng preno ng ating mga sasakyan. So paano ba natin maiwasan ang disgrasya na hatid na mahina ang brake ng ating masasakyan dahil umubog tayo sa tubig? Yan ang sasabihin ko sa inyo mga kabady. By the way mga kabady, ituloy natin yung kwento ko kanina. Hindi niya alam, una niya lang mag-drive ng quarry doon sa may buhangin na aming binabiyahe dati. Nakaakyat na kami doon sa highway na, diretso lang po siya patakbo. Pagkatapos niya mga kabady, nakita ko na lang siya na nakahinto sa unahan. At nakita ko siya mga kabady, yung tricycle mga kabady, hindi po ako nagbibiro mga kabady. Totoo po yan nangyari. Bumaliktad na yung tricycle. So tinanong ko, sabi niya mahina ang kapit ng preno. So doon ko naisip ang sinabi ng aking papa. At ito ay isishare ko po sa inyo. Tara mga kabady, turuan ko kayo kung paano palakasin ulit ang brake kapag galing tayong umubog sa mga baha. Tara mga kabady. So ito na mga kabady, ituturo ko sa inyo ang tricks na aking ginagawa at turo ng aking papa kapag galing tayong umubog ng tubig. So ganito lang yun mga kabady, para lumakas ulit at iwas disgrasya, ganito ang gawin ninyo mga kabady. So itong video na to, ulitin ko po para po ito sa mga hindi pa po nakakaalam. So una mga kabady, di ba baha? Baha mga kabady. At uubog tayo dyan, kaya ng ating truck. So kambyo tayo ng segunda o di kaya primera, depende na sa inyo, kasi kapag umubog tayo mga kabady, siyempre dahan-dahan tayo niyan kasi hindi natin alam yung mga inaapakan ng truck. So nasa primera o segunda yung cambio natin yan mga kabady. Ganito yun, di ba? Pag apak natin ng clutch, cambio tayo ng primera o segunda. So patakpo na tayo ngayon mga kabady. Umuubog na tayo sa tubig niyan mga kabady ha. Dandahan lang kasi hindi mo alam yung daan o yung inaapakan ng inyong mga gulong. Paglabas natin sa tubig o wala ng tubig, hindi na tayo lumulublob, kumbaga,
nakalusot tayo sa baha, ito ang isipin nyo kaagad mga kabady na basa ang inyong mga brake drum at yung brake lining ninyo. So mahina ang kapit ng preno. So ito ang gawin ninyo mga kabady para lumakas ulit ang kanyang preno o yung brake niya mga kabady. Ito ang gawin ninyo mga kabady para iwas disgrasya. Tips po ito mga kabady na isishare ko po sa inyo. Diba nakapatakbo kayo? Segunda o primera yung cambio ninyo. Patakbo lang kayo mga kabady, dahan-dahan. Ayan, dahan-dahan lang. Tapos, para matuyo ang brake drum at yung brake lining natin doon sa ilalim, kailangan natin siyang patuyuin para lumakas ulit ang kanyang preno. So ito mga kabady, pinaka-basic na paraan ito mga kabady para sa mga driver. So una mga kabady, nakakambyo na kayo na segunda o di kaya primera. So takbo lang kayo mga kabady. Yan. Drive lang kayo. Yan. Tapos, ang inyong kaliwang paa mga kabady, itong kaliwan yung mga paa, ialalay mong apak sa preno. Huwag mong sagarin mga kabady, huwag mong sagarin. Kumbaga, pakiramdaman mo lang na kumakapit na yung brake drum mo doon sa ilalim, yung brake mo mga kabady. Habang tumatakbo, kapag dumikit yung lining at saka yung brake drum, tapos nakatakbo kayo, umiinit yun mga kabady. Meaning to say, tutuyo ang inyong mga brake drum. Pagkatuyo ng mga kabady, ibig sabihin, malakas na ang preno ninyo o brake ninyo mga kabady. 100 meters o 100 meters na nakaapak ka sa preno, pakiramdaman mo mga kabady, kumakapit siya kunti pero pinabanti mo lang siya. Ayan. Huwag mong iisagad na diin tong kaliwang paa mo mga kabady ha. Kumbaga, ang kanyang brake drum, lumapat lang kunti na ganun. Tapos makaikot na siya, parang sumasayad lang. Kasi kapag diniinan mo yan, kakapit na yun. Alalay lang ang pag-apak ng brake habang nakatakbo kayo mga kabady. So ganun, alalay lang ganun. Tapos umiikot lang yung brake drum ninyo. Yan. 100 meters mga kabady, iinit na po ang inyong mga brake drum. Lalakas ulit ang inyong mga brake o preno ng inyong masasakyan. Ito mga kabady, sa mga semi-air brake dyan mga kabady, ang pedal nila mga kabady ay foot bar na nakaganon lang. Pag inapakan mo na ganon, ang ginagawa ko lang doon mga kabady, dahil tin PB nga, semi-air brake yung unit ko dati nung nasa quarry ako, ang ginagawa ko lang mga kabady ay ganito. Ayan, alalay ko lang sa preno pero nakaapak ako sa silinyador. Mga 100 meters lang yung takbo mga kabady, o hindi nga aabot ng 100 meters, kiramdaman mo na lumakas yung preno niya, pwede nyo nang bitawan. Sure ball na po yan mga kabady na malakas na ang inyong preno. So ganun po ang diskarte at technique mga kabady. Saka na kayo magkambyo ng sekunda, tresera, kwarta, pataas na. Kasi tuyo na ang brake drum at yung brake lining ninyo sa inyong mga gulok. Malakas na ang kapit. Iwas disgrasya mga kabady. So yun lang mga kabady ang ituturo ko sa inyo. Napaka-simple pero maraming taong matutulungan ito mga kabady. Kapag umubog ng baha ulit, ganun na naman mga kabady. Di makakambyo ka na naman ng segunda. Ayan, dandaan ka lang. Pag lagpas mo na sa tubig, isipin mo na mabasa naman yung tubig. So gagawin mo na naman yung apak kunti. Yung apakan mo lang to. Kung hindi ka ganun mag-drive, pwede rin ganun. Basta alalayan mo lang apak tong preno na tansyahin mo na lumalapat lang yung brake lining sa kanyang mga brake drum na hindi kumakapit. Para kapag tumatakbo, umiinit ang inyong mga brake drum. O di kaya itong isang paang inyo, yung papatakbo kayo, nakaganon kayo, alalay lang to. Apak para umiinit lang yung mga brake drum at iwas disgrasya. So yun lang po mga kabady. Sana nakatulong po sa inyo yan. At kung nakatulong sa inyo yung mga video na yan mga kabady, please like, comment and share this video mga kabady para mas lalo pang mas spread ang ating mga kaalaman. Malaman ng ibang mga kabady natin na mga hindi nakakaalam ang mga ganyang technique. So kung meron kayong mga idea mga kabady, kung meron din kayong mga diskarte about sa mga ganyang bagay, mag-comment lang po kayo dyan sa baba para mabasa ng ating mga kabady at lahat po tayo magiging safety sa ating pagbabiyahe. Tandaan po natin, may pamilya pong naghihintay sa atin. At huwag niyong kalimutan mga kabady na bago bumiyahe, God first.
Bye-bye mga kabady at see you sa next vlog po natin. Check the mic and make sure it sound right, boys.